isang kapamilya. Aha. Magiging kapatid. Magiging kapatid. Isang napakainit na isyu ngayon ang pagsasanipwersa ng TV5 at ABS-CBN. Naganap ang pirmahan ng investment ng kontrata ng dalawang network hapon ng August 10 sa TV5 headquarters sa Mandaluyong City. Ayon sa kasunduan ng dalawang kumpanya, makakakuha ang ABS-CBN ng 34.99% shares ng TV5 kasabay ng pagpapalabas ng mas maraming kapamilya content sa Kapatid Network. Bukod dito, namuhunan na rin ang MediaQuest sa Sky Cable, ang pay television at broadband arms ng ABS-CBN. Pahayag naman ng President and CEO ng ABS-CBN na si Carlo Katigbak, "This partnership is consistent with the strategic intention of ABS-CBN to evolve into a storytelling company whose goal is to as wide an audience as possible." Samantala, tutol naman dito si Attorney Larry Gadon at Congressman Mark Coleta na nagpahayag na labag umano sa batas ang pagsasanipwersa ng dalawang kumpanya. Narito ang kanilang pahayag. Para sa akin, yan ay isang paglabag doon sa franchise ng TV5. Maaring ito ay maging sanhi rin ng kanyang revocation or denial of any renewal. So, maliwanag doon yung prinsipyo ng batas na yung pinagbabawal na makuha mo ng direkta. Lalong-lalong hindi mo naman pwedeng makuha ng indirectly. Yan naman ay kabawal-bawalan. Ngayon lang, yun lang pagkakasakay niya sa prangkisa ng Zoe TV. Hindi man lang tinignan yun. Yung black timing bang sinasabi niya? Black timing ba yun? Mas marami pa yung exposure niya kaysa doon sa programa ng usual na programa ng Zoe. So para sa akin, hindi na black time yan eh. Parang ang ginagamit ay use of rat na binabawal din sa lahat ng franchise yan eh. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-like ang bell para lagi kang update sa mga balita. At muli, ako po si Chris Elijah para sa mga balitang may kwenta.